Yan. Napitan ko. Welcome po. Sige, natanongin ko na ang pangalan na. Kasi kanina natanong ko na. So, ano pong pangalan ni Kuya? AJ po. Yan. Ilan taon? 17. Taga saan? Taga Tibo. Dagpunta na mga yan. Sino po nag-invite? Si Kevin. Yan, praise God. So, when you're ready. Ito na si Kuya Nakabraw. Ano pong name nila? Daniel. Ilan taon na po si Kuya Daniel? 18 years old po. Taga saan? Parang kayo lang iwan. Lang iwan. Ano lang, kalapit lang na. Ayan, sino po nag-invite sa kay Kuya Daniel? Si Kevin. Si Kuya Kevin. Yung nakakatalawa na si Kuya Kevin. Sana iba, meron din. At ito po kay ate. Ano pong name nila? Hani. Si Ate Hani din. Ilan taon na po? 18, ayan. Meron taga saan? Taga dito na sa Silina Homes. Malapit. Yes, mga Silina Homes. Mata yung Silina. Ayun, taga Silina. Yes, Silina Homes. Ito, kapit-bahay lang. Sige siya. Sino na pala nag-invite? Kevin. Ayun, si Kuya Kevin. Nakakatak na lang si Kuya Kevin. Kaling si Kuya Kevin. Ito na mga kay Kuya. Ano pong name? Glenn. Ito si Kuya Glenn. Ilan taon mo? 18. Taga saan po? Laki ko. Lakiwa. So, magka-pitbahay pa kayo ni Kuya Daniel. Magkakilala lang. Ayun, malayo daw yung bahay nila sa'yo. Makakilala ko rin si nag-invite. Sino mo nag-invite? Si Kebs po. Si Kebs. Oh, yung iba niya. Pero si Kevin pa rin. Welcome po, Kuya AJ, Kuya Daniel, at si Hanilin, and... Kuya... Kuya Glenn. Welcome po sa inyo. We hope and pray na may matutunan kayo at may mauwi kayong lesson. Okay ba? Pag-pray po natin sila. Yan. Pray po tayo next. Let's stand our hands po sa kanilang abad po. Yes, Lord God, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito. Higit po na mas maraming salamat din po sa buhay ni Kuya Luis, Kuya Daniel, Ate Hanelin, at ni Kuya Glenn sa kanilang pagkaroon. Yes, Lord God, na alam namin na hindi po aksidente ang kanilang pagparito at kanilang pagkalo sa amin Yes, fellowship dahil meron pa pong magandang plano sa buhay po nila. Yes, Lord God, naway kung ano po ang kanilang matututunan nila sa araw na ito ay maging matulong po sa kanilang pamumuhay. Yes, Lord God, sa kanilang paglago sa spiritual. Yes, Lord God. Sa iyo po ang aming papuring pagsamba. In Jesus' name, amen. Ayan. Sige po, maaari na po kayong umupo. And welcome din po sa mga yan, nakikita natin ngayon. Welcome po kay, yes, kay Ate Jillian, kay Ate Yamyang, kay Ate Alia, Ate Mary Rose. Ayan po sila. Ate Juliana, Ate April, Ate Mika, Ate Jessia. Hindi po kay Kuya Andre po na nagbabalik sa ating YH. Si Kuya Marvin, and si Ate Laika, si Kuya Jonathan, si Ate Leslie, si Kuya Kevin. And then po din po sa likod, makikita niyo po sa media po, si Kuya Patrick, katabi niya po si Kuya Francis, ay po si Kuya Kito, Kuya Kito. Ay po si Daddy Jess, yung kanina po nasa electric. Dati po kasi, dati po siya ni Ate Jessia, at dati din po namin, spiritual. Yan. So, ano ba bang hinihintay natin, Kuya Jethro? Ano pa nga ba? Ang hinihintay natin? Alam ko na, gutom na sila eh. Gutom na po ba kayo? Ayun na magandang sa atin. Ang hindi ba sila gutom physical? Dahil gutom sila spiritual. Kaya ano bang hinihintay natin? Ipapakilala na natin yung maghahatid ng mensahe, no? Ito, papakilala natin ang ating preacher for today. Si, ito pong magpre-preach po is, ano po siya, core group, nasa dance ministry. Teacher din po. Teacher. Teacher. Ng kids, teacher ng kids, nakakanta, nasayaw, lahat na. So, welcome po natin, Ate Leslie. Yan, palakpaka po natin ng Diyos sa buhay ni Ate Leslie. Pabra. Good morning po sa ating lahat. I'm Dr. Ina pala. Okay, sino dito nakakaalam na kung ano yung gusto niya maging paglaki niya? Nung bata ka, alam mo na. Natupad ba? Habang tayo ay tumatanda, di ba, yung gusto nating gawin sa buhay,
Reading the word of God, do
natin maunawaan yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Kaya nga, hindi pwedeng tinulak lang kung di kailangan tinawag. Gusto mo bang tawagin ka ng Diyos? For His purpose. Kasi kung hindi, para saan ang buhay na ito? Para saan natin ilalaan ang buhay na ito? Para natin malaman kung tayo tinawag through the Word of God to speak to us. Kaya nga, ngayong araw na ito, isang halimbawa na rin, si Samuel. 1 Samuel 3:1-21 na tinawag siya ng Diyos 4 times sa pamagitan. Basahin po natin, Kuya Pa. Okay. Si Samuel sa pangatlo, sa tatlong narinig niya ang Diyos na hindi po na hindi niya alam kung sino yung tumatawag sa kanya. Akala niya si Eli. Eli. Akala niya si Eli yung tumatawag sa kanya. Nung pang-apat na, sabi ni Eli, pag narinig mo ulit yung boses sa iyo, sabihin mo, Lord, your servant is listening. Your servant is listening. Andun na, nung naunawaan niya na ang Diyos ang tumawag sa kanya. Ngayong araw sa buhay natin, paano natin masasabi na tayo ay tinatawag ng Diyos according to His purpose? Ang kailangan natin gawin in Hebrews 3:15, as has just been said, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Huwag natin patigasin yung puso natin sa Panginoon. Except, tanggapin natin yung sasabihin ng Panginoon ngayong araw na ito. Amen po ba? Amen. Purpose. What is a purpose? Purpose, something set up as an object. Ang isang bagay ay ginawa para may pakinabang. May isang layunin kung bakit ginawa ang upuan, para upuan. May isang layunin kung bakit ginawa ang electric fan, para magbigay hangin. Ganun din tayo. Lahat tayo may gamit. Para saan kung wala kang paggamit? Wala kang ganap sa buhay. Di po ba? Purpose. How we will live according to God's purpose? Paano tayo mamumuhay ayon sa kanyang purpose? Ayon sa kanyang layunin? In verse 5, basahin natin, before I form you in the womb, verse 5, before I form you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. Sa ating buhay, alam na ng Diyos before pa kung ano yung purpose na meron tayo sa lupang ito. Dito, sa ibabaw ng lupa. Okay? Before you in the womb, I knew you. So, nasa sinatupunan pa lang tayo ng ating ina, alam na ng Diyos kung kailan ang birthday mo, hindi ka pa pinapanganak, alam na ng Diyos yung birthday natin. Alam din ng Diyos kung kailan tayo mawawala sa mundo ito. Alam ng Diyos kung anong gagawin natin sa mundong ito. Ano yung purpose natin sa mundong ito. Ibig sabihin, yung creator natin na ito, at we are the creation. Sa lang tayong creation. And the Lord is the creator of us. Pag tinawag tayo sa purpose natin, upang malaman natin ito, ay number one, you must understand that you predestined to be chosen, set apart, and appointed for God's ministry. Ipinanganak tayo
ng Diyos, we are created by God as masterpiece. Pag sinabing masterpiece, ang i-recognize, ang binibigyang emphasis is the Creator. Tayo ay masterpiece. Kanyang ginawa. Created by God. So, kailangan mong maunawaan kung bakit ka ba'y pinanganak sa mundong ito. Bakit ba kailangan, ba't kailangan mo pang mabuhay? Para saan ba? Kundi, kailangan mong maunawaan na itinakdaan ng Diyos yung buhay mo na ikaw ay pinili niya na, set apart and appointed. And Ephesians 2:10, sinabi ng Diyos, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God preferred in advance for us." Prepared in advance for us to do. Alam na ng Diyos kung ano yung dapat mong gawin. Alam na ng Diyos yung plano na kalatag na ang kailangan mo na lang gawin ay maunawaan mo kung ikaw ba ay linawag ng Diyos para sa kanyang gawain. Sabihin mo, di mo nang bargain. Pasabi, do not harden your heart. Tignan mo ang puso mo. And, sabi niya, chosen. The Lord chose us to do good work. John 15:16, you did not choose me, but I choose you and appointed you. Minsan ganyan tayo eh. Pinili na lang kita, ayaw mo pa sa akin. Pinili na tayo ng Diyos. Pero, hindi natin maunawaan yung pagkakatawag natin sa atin ng Panginoon. And, set apart. Tayo ay kakaiba. Set apart. Kung ito ay mga tupa at ito ay kambing, ikaw ay tupa. Or set apart. Different. Kaya nga, yung buhay na meron ka, na naglilingkod sa Panginoon, lagi mong maunawaan na ikaw ay naka-set apart for His will sa Kanyang purpose. Na ito yung gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. And appointed. Pag sinabing appointed, you are already selected. Ikaw ay sinelect na para sa ganitong gawain. Ikaw ay inilagay na para dito. Hindi mo na kailangan na may pagkunahan. Selected ka na. Appointed ka na ng Diyos. Kung walang pumipili sa'yo, pero ang Diyos ang pipili sa'yo para maglingkod. And, kailangan natin itong maunawaan magsisimula sa atin, na our perspective. Alamin natin sa ating buhay kung tayo ay chosen, set apart, and appointed for His ministry. Number 2, in verse 6 to 7, sinabi ni Jeremiah, 6 to 7, "Alas, Sovereign Lord, I do not know how to speak. I am too young." Bata pa. Lahat tayo bata pa dito, di ba? Amen. Bata pa po lahat tayo dito. Wala pa sa 15. Wala pa sa 60. Bata pa. Bata pa nga 80 eh. Bata pa. Nakikita natin, sabi niyan, "I do not know how to speak." Number 2 is, do not reason out your capabilities for God's purpose. Pag tayo tinawag ng Diyos na maglingkod tayo, huwag tayo mag-excuse lagi. Bata pa ako, madami akong ginagawa, busy ako sa pag-aaral, busy ako sa trabaho. Paano natin magagawa yung purpose ng Panginoon? Kung hindi natin gagawin yung purpose ng Panginoon, anong magiging resulta ng buhay na meron tayo? Kung panay-reason out kung yung sarili lang natin, ang inisip natin, lack of trust.
Wala tayong tiwala sa Panginoon sa pinapagawa niya sa atin. Unwillingness. Walang willing, hindi willing maglingkod, hindi willing gawin yung gustong gawin yung purpose ng Panginoon. Tulad na lamang na ano, may purpose, mayroon ka ng plano sa buhay, hindi ko ba? May plano ka na. Sabi, ako may plano din ako eh. Ang plano ko, after college, sabi ko, mag-board ako. Pag-board ko, habang nag-board ako, magtatrabaho ako sa private school. Siyempre, wala akong tatagapsahan sa family. Pag-apply ko na ano, ng private school, after no, pag nakapasa na ako, mag-apply na ako ng DepEd. After sa DepEd, siyempre, mag-aaral na ako, matuturo na. Pag nagturo na ako, mag-masteral ako. Pag nag-masteral ako, mag-aaral ako ng education management. Ang dami kong plano. Pero, ang buong plano ng Diyos, nasan si Lord? Tapos, nasan dun yung plano na gustong gawin ng Diyos sa buhay natin? Yung plano natin, pursige tayo ng pursige sa plano natin, pero dun sa plano ng Diyos, panay tayo reklamo. Panay tayo reason out na hindi natin kaya. Ayoko, nakakahiya. Pagsalita. Ayoko, nakakahiya sumayaw mag-isa. Ayoko. Ayokong pagsabihan ako ng iba na nag-church na ako. Madaming reason out. Ayoko, mabago. Ayaw mo church eh. Madami tayong reason kung bakit hindi nangyayari yung purpose ng Panginoon. May ability na ibinibigay ng Diyos. Alam na ng Diyos kung sino tayo eh. Ang kailangan lang natin ay magtiwala at maging willing na sundin ang kanyang purpose sa buhay natin. In Luke 14, 15, verse 15 to 24, sa parable, when one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God." Jesus replied, "A certain man was preparing a great buffet and invited many guests. At the time of the buffet, banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is now ready.' But they all like began to make excuses." Ito na yung pagkakataon, pero doon pa sila ng excuse. "The first said, 'I have just bought a field and I must go and see it.'" Business. Kailangan ko munang asikasuhin ko. Yung lupa. "Please excuse me," another said. I just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out." "Please excuse me," still another said, "I just got married so I cannot come." Oh. "The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, 'Go out quickly into the street and alleys of the town and bring in the poor and crippled, the blind and the lame.'" Madami excuses. Yun na yung pagkakataon in verse 15. When one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God." Yung kingdom of God, ito na eh. Patungo na dun sa purpose ng Panginoon. Makita yung layunin niya until the end of our life. But we make an excuses na hindi magpagamit sa Panginoon. Madaling nasayang. Yung opportunity na dapat ginawa na natin, nasayang pa because of our excuses. Number 3, how we live according to God's purpose. In verse 8, hanggang verse 7 po pala yun. In verse 7 po muna. Verse 7, ano?
huwag mong sabihin na nahihiya ka. Nung verse 5 pa lang, sinabi na ng Diyos, I know you, kilalaki na. Sasabihin ko yun ng Diyos kung hindi mo kaya. Did I say, I'm too young, you must go to everyone I send you to say whatever I command you. Ito yung sinabi ng Diyos na kung anuman ang Diyos na nag-utos at siya ang nakakilala sa atin. Ito sa atin, na huwag na tayo gumawa ng excuses kundi sundin kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Do not, in number 3, how we live according to God's purpose, in verse 8, do not be afraid of them, for I am with you, and I will rescue you, declares the Lord. Number 3, do not be feared for circumstances and people that you will face. Di ba sinabi ni Jeremiah na magkakasagot? Naiya ako. Hindi ko kaya sila harapin. Hindi ko kaya harapin yung sitwasyon na pinapagawa sa akin ng Panginoon. Sabi ng Diyos, do not be feared for circumstances and the people you will face. At ang sabi niya, I will rescue you. Na ang Diyos, for I am with you and I will rescue you, declares the Lord. Na ang Diyos ang sasama sa atin, mag-guide sa atin, patungo doon sa purpose na pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. May mga, Jeremiah, yun yung panahon na kung saan magulog yung times na yun. Na inuutosan siya ng Diyos to prophesy kung ano yung gusto sabihin ng Diyos para sa kanyang mga pinili. Sa ating buhay, may mga kaya hindi natin nagagawa yung purpose ng Panginoon. Takot tayo. Natatakot tayo magkamali. Natatakot tayo sa sasabihin ng ibang tao. Natatakot tayo dun sa mangyayari. But the Lord said, do not be afraid of them. Na sasamahan tayo ng Panginoon at tayo ay kanyang iligtas. Number 4, verse 9, receive the power and gifts that God given for you. Dahil kilala tayo ng Diyos, the Lord, yung magbibigay ng power and gifts. In verse 9, that the Lord reached out His hand, touched my mouth, and said to me, I have put my words in your mouth. Ang Diyos means mismo ang nagbibigay ng gifts na meron tayo. Kung saan, galing sa Kanya, ano ba yung gifts na itutukoy ng Panginoon? In 1 Corinthians 12:4-5, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them, in everyone, it's the same God at work. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit, to another miraculous power, to another prophecy, to another distinguishing between Spirit, to another is speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. May kanya-kanya tayong na-receive na mula sa Panginoon na kailangan natin ipagamit sa Kanya. Siya ang nagbigay, sa Kanya din natin ipapagamit. Receive the power na pangyarihang ibigay sa atin ng Panginoon. Nag-share yung kanyang salita, yung buhay na binago, yung gifts na meron tayo. And then, how we live according to God's purpose, do what God created us for. Gawin natin kung paano tayo create ng Panginoon, hindi lang ayon sa purpose
kundi ayon sa purpose ng Panginoon. Do what God created us to. Yung purpose niya, hindi yung purpose mo. Paano kung sabi ng Diyos, hindi ka talaga para Diyos? Hindi ka tinakda sa course na yan. Hindi ka nakapara din sa trabaho na yan. Kundi meron pang mas higit pa na purpose na masasabi natin na nagawa natin kung ano, kung paano tayo nilikha ng Panginoon. The Lord said, I knew him. Gawin natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. To minister, to do his ministry, to do good, and the purpose of the Lord. Hindi ang purpose mo. Ang purpose mo lang ba, masasabi mo yung pag-aaral mo, yung responsibilidad mo sa pamilya mo, yung pagtatrabaho mo, yun lang ba yung sabi natin purpose? Hindi. Mas may mas higit pa doon kundi yung pagkakatawa ng Panginoon sa atin para sa Kanya. To do His ministry, to do good for others. Hindi lang yung to do good para maligtas ka, kundi to do good because God do good to us sa pamamagitan ng cross to save us. Tumigil natin yung ginawang example ni Jesus dito sa lupa. Yun yung good. Kung ano ang kanyang kalooban. The purpose of the Lord. Kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, yun yung gawin natin. In Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, sa nagmamahal sa Kanya, who have been called according to His purpose. Sabi, sino lamang? Who have been called according to His purpose. Ang lahat ay, and we know that in all things, God works for the good. Ang lahat ay ginagawa ng Diyos ay sa kabutihan, sa nagmamahal sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Jeremiah 1:17-18, get yourself ready. Stand up and say to them, whatever I command you, do not be terrified by them, or I will terrify you before them. Today, I have made you a fortified city, an iron pillar, and a bronze wall to stand against the woodland, against the kings of Judah and his bishop, his priests, and the people of the land. They will fight against you, but will not overcome you, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Si Jeremiah, gayon din sa buhay natin, meron specific kung saan siya tinawag. In verse 10, see today I appoint you over the nation and kingdoms to uproot, to tear down, to destroy, to overthrow, to build, and to plant. Ito yung gusto, yung trabaho na gagawin ni Jeremiah. Sa buhay natin, there's specific na gustong gawin din ng Diyos sa buhay natin. And in verse 19, sabi ng Diyos, they will fight against you. Sila'y lalaban sa'yo. Sila ay, but you will not overcome you. Di ka nila matatalo. Di ka nila mapagtatagumpayan. For I am with you and will rescue you, leaders. Sa purpose ng buhay natin. Kaya hindi na nangyayari dahil naiiyaka tayo, di ba? Natatakot tayo. Ayaw natin. Yung excuses na ginawa ni Jeremiah, totoo yun, bata pa siya, wala pa siya, inexperience pa siya. Pero alam ng Diyos, yung kayang gawin ni Jeremiah, kasi nga, ang Diyos ang gumawa. Tayo sa atin din, ang Diyos ang gumawa sa atin. Alam ng Diyos, yung kaya natin gawin, ang kailangan lang natin ay gawin yung Kanyang pinapagawa. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos
sa gagawin ng gagawin natin, kundi tayo ay sasamahan niya upang i-guide tayo, protektahan tayo doon. When we face a people, the sun fear. Because ang kasama natin ay ang Diyos. In Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Inlamang po, we God the Lord.